Nahuli ka mang pagnanakaw ng cellphone ng isang lalaki sa loob ng isang computer shop sa Marikina. Dati na umanong nahuli sa pagnanakaw ang suspect, pero laging pinapatawad ng kanyang mga nabiktima. Narito ang unang balita ni Cesar Apolinario. Sa CCTV, makikita ang suspect na si Crisanto Pabros alias Tarzan. Target niya ang cellphone ng kaharap na binatilyo na nakalapag sa ilalim ng computer monitor. Hindi po namin talaga napansin na kasi naka-headset po kami. Sinubukang kunin ang suspect pero sa unang tangka, nabigo ito. Saka lumingon-lingon at nang matiyak na libre na. Muli niyang iginapang ang kamay, saka kinuha ang mamahaling cellphone ng biktima. Saka dali-daling tumakas. Nang i-review ang CCTV, nakilala si Pabros na residente ng barangay ng Ka. 5 beses na raw nahuli ang suspect pero halos lahat daw ng biktima, pinatawad siya. Nang puntahan sa bahay nito. Wala po din suspect. Pinagpaalam doon sa magulang na kung maaari, isuko yung anak. Sinuko naman siya nung alas 2 na lang madaling araw. Si Pabros na rin daw ang tumubos ng cellphone ng biktima dahil naibenta na pala sa halagang 300 piso lang. Tulad ng ibang biktima, hindi na rin nagreklamo ang binatilyo matapos maibalik ang cellphone. Nakakaawa rin po yung nanay. Pero hindi siya naawa nung nakawang ka? Di naman po kasi ako ng tao eh. Pumirma si Pabro sa kasundo ang bawal na siyang makita sa lugar kung saan nangyari ang krimen at ang kondisyon. Nalagay doon na kapag inulit ko pa, o pumunta ako doon sa computer na kinuwanan ko. Umarap ka. Pwede na akong damputin. Okay. So hindi ka napupunta doon? Nangako ka ba? Hmm. Para sa unang balita, Cesar Apolinario reporting.